For today's video, Mahaji, I choose to share more personal and deeper to know Misis G. Nakapupulutan niyo po ng inspiration and encouragement to fight with this life. So, of course, we have to be positive and gain strength for all of these negativities that happening in our world, sa ating Mother Earth. I'm not perfect. So, ayun. Lahat naman, wala naman talagang perfecto. We try to do our best. We are all unique and lahat tayo may kanya-kanyang stories, pinagdaanan, and struggles in life. And I'll share to all of you my 5 facts about Misis G, mga kaji. So you will know me deeper than usual na nakikita nyo ako sa video. Ito. Kaya naman, I hope makapulutan niyo po ng aral and inspiration ang aking issue. Mabuhay mga kaji! Welcome to I want to be there in Misis G channel! To just get tired chasing fame and being pretty all the time doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit to you. Welcome once again to Misis G channel. So ayun, may pabigwas na ganun ang nalalaon. So today mga kaji, it's a special day. It's my day, yes, totoo po yun. It's my birthday today. And ayun, happy birthday. So yung binati yung sarili. So ayun, pabigyan nyo na ako since kaarawan ko naman. And so before we start mga kaji, let me give a time to thank everybody. Of course, the Lord God, first of all, thank you Lord for having this life. You know, this year was really a struggle to me. And actually, I'm still not fully recovered and not yet 100% healthy. But I claim that the Lord gave me more long life and sharing more happiness and kindness and love to everyone. Of course, I thank my family. They are my inspiration. Went out. Diba? Went out ako. So, ayun. Without them, without them, I am not here. Of course, to my loving husband, he really is supportive. And ayun, super thankful lang ako. Celebrated my day with me. So it's an advanced celebration. And it was really a fun. And I give you some clips for that celebration. And here it is, mga kaji. This is DJ. Oh!
wanna thank you all the greeters, my friends in FB, TikTok, YouTuber, mga hello hello mega love shout out sa ating mga YouTuber dyan, sa mga kagawad, kapatid, love yous. Hindi ko kayo maisa-isa at dahil napakarami niyo po. Kaya naman, thank you everyone. For this video, mga kaji, I want to share to all of you 5 facts about Mrs. G. So, magabang lang po kayo. Kasi, ayan, medyo pumuputok-putok, di ba? Happy New Year! Kumpletos, Ricardos! May paliquid, may pa-New Year, paputok pa tayo. Actually, mga kaji, sobrang paus pa ako and sobrang tired talaga yung aking lalamunan from yesterday fun. Talaga naman sobrang nag-enjoy talaga kaming lahat and hindi ko po talaga matatawaran. It's so priceless moment na maaalala ko every time na magbe-birthday ako kasi hindi po talaga usual na nagsa-celebrate ako ng birthday. Normal, we just eat dinner. Of course, mga kaji, I want to give way to my 1-year anniversary of being a small YouTuber. So, I already got 2,500 subscribers, mga kaji! Thank you to all my subscribers, my members. Oh my God. Without you all, I cannot do this and I cannot continue. Though sometimes there is a time na I wanna stop. But every time I think all of you, I keep continue and you are all my inspiration. Without you all, I am nothing as YouTuber. Kaya naman, thank you so much. I cannot shout out everyone dahil napakadami niyo, 2,500 subscribers. Thank you so much. And at the same time, it's my 1-year anniversary and plus my birthday! So it's 3 and 1 mga kaji. Kaya naman, napili kong mag-share sa inyo. So let's start mga kaji for facts number 1 about Mrs. G. So first, how I came into this world, of course. My mother brought me into this world. Alam naman natin yon. But how mga kaji? That was so interesting. So, in my case, in my story, I came from pipi or yung ihe. So yung iba, yung may mga haka-haka na putok ka sa buho or putok ka sa kawayan or hinulma ka sa lupa. So yung mga ganon, mga haji. So ako po ay gawa sa ihe. Excuse me. So ayun po yung reality sa akin. Kaya po ako nabuo sa mundong ito. Aking pong mama ay innocent at that time and sobrang wala po siyang alam talaga. She was only, if I'm not mistaken, she was only 19 years old. And ang nangyari po kasi is umihi daw po si mama ko and then naapakan ni papa ko yung ihi niya and then she was thinking she was pregnant to me. And then that time, sabi niya sa papa ko, panagutan siya ng papa ko kasi nga nabuntis siya kasi inapakan ng tatay ko yung ihi ng mama ko. O diba? Kaya ang ginawa naman ng papa ko ay nagtanan sila sa tingin. And full fact, ito na po ang inyong Mrs. G. Nabuo na po. So, nanganak yung mama ko nang 20 years old siya. Kaya naman, next year, I'm going 40 and my mama is 60. So, ayun, yun po yung facts number 1, how I came into this world. So, and yung mga kaji, let's go to facts number 2 about Mrs. G. So, ayun, I will share to all of you 5 places I went through till I'm here now in Switzerland. So let's start to where I born. So I born from Paranaque, mga kaji. So I am originally Manila girl. So kung naririnig niyo po yung Fabella Hospital, so I am the only child that born in hospital. The rest of my 6 brother and sisters were all in the house. My mama gave birth at the house. So, ayun. After ng bikutan, Paranaque, mga kaji. So, sasabihin ko po sa inyo, I'm a product of broken family. When I was 7 years old, my mama and papa got separated. But it was negative. But I always thinking of positive about that. But it was not easy until I reach this kind of life. So, I really struggled everything because I am the older child
or daughter of my parents, so I carried everything. From Paranaque, Bicutan, where I born. Let's go naman kung saan ako nag-transfer ng school sa Capiz Rojas City province. So my mama brought us in my lolo and lola's house sa Capiz. So 3 years po ako doon. So doon ako na grade 1 to grade 3. So ayun po. And actually repeater ako kasi nga ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo talaga. Pero survive naman yung moment. After my mama pick up us in Rojas Capiz, we back to Paranaque, and hindi naman po masyadong nagtagal ulit kami sa Paranaque kasi nga na-demolish yung tinitirahan naming bahay doon. Since hindi pa ready yung delivery truck na maghahatid sa amin to Laguna, and tumira po kami sa ilalim ng kawayan. With a bubot and kumot na maging bubong and dingding namin for one night for us to transfer to Laguna. Biglaan kasi yung demolition dun sa area namin, sa inuupahan ng mama ko. And kaya naman kinailangan naming matulog ng one night sa ilalim ng kawayan. Pero survive naman din po ang moment na iyon. And I'm so thankful na naranasan ko yon, dahil it always a good memory to survive in this night. And tumira po kami sa Laguna. So yun po sa Laguna, doon na po ako nag high school. Actually repeater din ako ng grade 3 ng elementary. Shout out nga pala sa aking mga alma maters dyan, Adelino 1 Complex and Sampaguita Calendola National High School, STI Institute, na wala na yata sila ngayon sa United San Pedro. So yun, mega love shout out sa inyo. So ayun mga kaji, sa gitna ng ating conversation, may dumating na gift, yon. So she is also here yesterday from my Japanese friend. So yesterday kasi hindi niya alam na birthday ko, kasi yung usapan lang talaga is bonding, potluck eating. And so yung nakakaalam na birthday ko, syempre nagdala ng gift, pero siya kasi hindi siya nakapagdala. Pero sinadya niya today, ayan, dinala niya dito. But anyway, I'm not after the gift. The time was a preciously gift for me. So if I spend time for people or people spend time for me, that was a priceless gift. Kaya naman, mega love, shut up! Sachiko from my Japanese friend. So ayan, tatabi muna natin. So from Laguna mga kaji, let's go naman sa Pampanga. So ayun mga kaji, hindi pa talaga nagtatapos ang aking place sa Laguna, ang aking journey. So dinala po ako, nag-offer po yung auntie ko na nasa America, shout out sa aking tita Nina Moran family sa California, America. And dinala niyo po ako, in-offer niyo po ako na alagaan ko yung papa ko, and siya na po yung bahala sa lahat. So 1 year po yon. So nag-transfer ako ng, nag-resign ako sa Samsung and nag-transfer na po ako ng Pampanga. So 1 year ako hindi nagtatrabaho, inaalagaan ko lang po ang aking papa until na inainip na ako na okay-okay naman na yung papa ko, kaya naghanap po ako ng trabaho sa Pampanga. So sa Pampanga niyo po ako nag-first work. So in first work ko po as nag-apply ako as office, pero naging therapist po ako, o diba? Stay ko po sa Pampanga is naka-isang company po ako doon as in 10 years. So yun po yung New Wellbeing Spa. And doon po talaga yung mga moments of friends ko po na naging ano po sila. Talaga namang kung babalikan ko po yung buhay ko noon, eh talaga namang grabe. As in pong nakakaiyak. Nakakaiyak po talaga. And yung mga taong nakapaligid sa akin noong araw na wala naman po akong ma-offer sa kanila, wala po akong pera, wala po akong kahit ano na maibibigay sa kanila, kundi friendship, true friendship lang po talaga. Eh lagi po sila nandiyan na handa pong tumulong. Kaya people na nakapaligid po sa akin noon, eh talaga naman po masasabi kong super thankful po ako sa kanila. Kaya ngayon po, eh talagang yung sila yung mga taong binabalik-balikan ko kahit nasaan man po ako. So, God was really great mga kaji. Kasi from Pampanga, now I'm living in Switzerland. O, diba? Miles away. Napakalayo talaga ng aking ng place to live. So, ayon. Dito na ako naka-reside sa Switzerland for good, and married with my husband.
I'm very thankful that I was living in a comfortable place, that I had life here, and medyo na culture shock naman ako, pero so far, meron naman akong buhay dito, friends, and the family of my husband was really lovely and they were kind. And of course, I had also a very loving husband that I can treasure for. So, yan ang aking 5 places that I live, mga Haji, from Paranaque, Bicutan, to Capiz, Rojas City, to Laguna, Pampanga, and Switzerland. And ayan na nga mga Haji, let's go to facts number 3 about Mrs. G. So, number 3 mga Haji, where I worked before. So, at first, we are like Labandera. Talagang certified Labandera kasi si mama ko. Meron siyang 4 or 5 amo in a day, mga Haji. And since elementary, kami talaga yung kaagapay niya. Lagi niya kaming kasama wherever she go. And minsan kami yung taga-Banlaw. So ako at yung mga sister ko kasi naranasan nila yon. And taga-Banlaw and then pero nung medyo naglalabandera talaga kami ng mama ko. So katuwang niya talaga kami at the same time half school. So pagkagaling namin ng school, diretso na kami sa amo ng mama ko and maglalaban na kami noon. Kapag naman weekends, maaga kaming babangon and maglalabandera na kami noon. So ayun. And then naranasan ko rin po maging vendor ng Sampaguita diyan sa San Pedro Laguna. So pakalat-kalat po ako sa Muntinlupa noon. Kung nakikita niyo po yung palengke ang simbahan ng Muntinlupa, nandiyan po ako palagi noon at nag-aalok ng Sampaguita po. Sampaguita po, naalala ko pa ngayon yung may-ari nung Sampaguita na pinagbebentahan ko. Lagi niya ako pinapagalitan kasi gumubuka na yung mga flowers ng Sampaguita. So, Sampaguita girl po ako noong araw. And isa po yan sa mga nakatulong na pampaon ko ng school. So, ayun. At after ko po ng mag-Sampaguita girl, talaga naman po, ang dami ko po kasi rakitera talaga ako. Minsan, tatanungin ko yung kapitbahay namin, gusto mo pa magpalaban? Naranasan ko maglaban ng yung mga lampin ng bata, inuod na po dun sa planggana dahil matagal lang nakaano. Pero dahil kailangan ko lang pambaon, talagang gusto ko po lang talagang kumita kahit bata pa ako. So, nilalabahan ko po yung mga yon. So, sa kapitbahay namin. And then, kung naging Sampaguita girl man po ako, ang first work ko naman po ay McDonald's. So, tumatak rin po talaga. Doon po ako na-train ng daragan, yung mga matigas. Doon po talaga ako. Nakaranas pa ako doon. May nangungurot na manager eh. Uso pa yung mga ganun noon eh. Pero, above all, I learned a lot and I gained strength from McDonald's. And nag-working student po kasi ako nung during college. So yung tawag sa akin ng teacher ko noon, instructor ko noon nung college is Batang McDo kasi lagi akong tulog sa class niya. Kasi nung McDonald's time, lagi akong graveyard. So panggabi ako sa trabaho and then the next day I need to go to school. So kaya tawag niya sa akin, oh Batang McDo! So, hindi ko alam kung anong tinuturo niya, anong nilileson niya, nakaganyan lang ako sa desk. So tanungin niya ako, ano Batang McDo, anong sagot mo? Pero wala talaga akong alam. So, ayun. Kaya nataka ako why I graduated. So, ayun. Kidding aside mga ka-Gi, so, sobra talagang nakaka-inspired din talaga yung pagiging working student during that time. And then, after ng McDonald's ko mga ka-Gi, napunta naman ako ng Samsung. So, mga 2.5 years din ako nag-Samsung. So, yun. Some people from Samsung Electromechanics from Calamba, meron pa rin contact kami. So every time I go home in Philippines, nag-get away pa rin kami. So nagbabanding pa rin kami. Kaya yon mega love shout out sa aking mga PS girls dyan. Alam nyo na kung sino-sino kayo. Saka ko na lang kayo babanggitin kasi medyo mahaba. After ng aking Samsung Electromechanics, ayun na nga, napunta ako sa 10 years, pinakamahabang work experience ko ay sa Pampanga, ang New Wellbeing Spa. So 10 years ako doon naging massage therapist. At the same time, yun na yung time na paruot pa rin doon ako sa Switzerland. Mga Haji, ang 3 facts about Mrs. G
where I worked before. So, 5 din siya. Naglabandera and katulong po ako. Sampaguita girl, McDonald's girl, Samsung mechanics, and massage therapist girl. So, yun. Kompleto street hat. Let's go to facts number 4 about Mrs. G. So, Mrs. G speaks 5 languages, mga kaji. So, first is Tagalog. And then, Kapampangan. And then Ilongga, and then English and German, mga haji. So when I said in Tagalog, mahal kita, so ayan, and in Kapampangan, kaluguran daka, ojo kaluguran daka, kaluguran sobra sobra. So ayo, sana naintindihan niyo po. And then after ng Kapampangan, I speak also little bit Ilongga. So yon, sa amon dito ang pera ginapiko ginapala. Or meron ding ginahigugma kita or mahal kita in Tagalog. And then of course the English, when I said I love you or I love you so much, you understand that as mahal kita, sobra, di ba? And of course, I speak also so in German, mga haji, I can say mahal kita or iklibidish. Depende kasi sa kausap mo yon, kung Schweizer Deutsch ay iklibidish. And kapag naman Deutsch or German, iklibidish. Napakahirap na word talagang, alam nyo, I still keep learning and practicing for this language. 5 languages, Filipino, Tagalog, Ilongga, Kapampangan, English, and German. So let's go to 5 facts about Mrs. G for number 5. So let's go to facts number 5 about Mrs. G. It's the last number. So ayun mga kaji, none other than, I don't know if you notice it, I had here a violet, violet, purple, purple, violet. So that is the originally and the people know me. You maybe forgot my name or my last name, but you will never forget my color. Because I'm addicted, mga kaji, sobra, at hindi po normal yung pag-call ng violet. So, number 5, mga kaji, Mrs. G loves and addicted to violet. So, ayan mga kaji. Lalo na yung mga fast people in my life, they know me. Though, hindi na nila ako nakikita at napakalayo ko naman. Whenever I'm not around, they will send some photos that they remember me because they saw a color of violet or a product or an items or a thing or everything about violet. So the people that know me or knows me, they remember me about the color because that color was so special to me and they know me. Sometimes the craziest thing that I did for violet addict. True, I'm an addict mga kaji, pero hindi po droga. I'm an addict of violet color. So before when I was in Pampanga, I always get things that I saw from my colleagues. So wag na wag kang magsusuot or anything na meron kang violet kasi is either kukunin ko yan ng patago. So meron ako dating yung mga tipong suot na nila and then pag nakita ko yan, aarborin ko yan or minsan nga kukunin ko ng patago, malalaman na lang nila suot ko na. Wala na silang magagawa doon. Paala na sila kung magagalit sila basta nakuha ko na. And they know me naman. So ayun, yun yung pinaka worst ko about violet kasi nangunguha po ako ng gamit pag nakita kong violet or ano. Nakakahiyaman po yun pero minsan talaga kumakapal yung mukha ko. And then yung tipong may nakikita akong tao or kasalubong ko kahit hindi ko kilala, I will say, oh, you are beautiful with your color. Basta nakasuot siya ng violet o kaya meron siyang something na violet. Talagang ano yun, maaagaw yung attention ko mga kaji. Ganun po ako ka-addict sa violet. Kaya people knows me as, dati nga tawag nila sa akin is Violeta, Lady Violet. So ayun, yan po ang aking facts number 5 na hindi po talaga matatawaran. And that was my 5 facts about Mrs. G na hindi ko na po sa inyo maitatago at na-share ko na po talaga.
for the first time. And thank you for this opportunity that getting me more deeper than usual you saw me in my videos. And mga Haji, I love my family, my friends. Most of the time, I'm making more efforts for other people than myself. Though, sabi nga nila, sarili muna bago ang iba para maalagaan mo yung iba. Kailangan mong alagaan yung sarili mo. Pero at the end of the day, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin. We are in this life for a purpose. So ako talaga mga Haji, maaga kong nakita yung purpose ko in this life na parang iniisip ko kung ako ang wala, paano ang pamilya ko? So I'm living for my family talaga. They are my strength. And kahit na gumagapang ka na, pipilitin mong bumangon to have for your family. Kasi kailangan mong ilaban ang sarili mo for your family. Ako talaga, sila talaga yung number one sa akin na naglabibigay ng lakas ng loob. Kung wala sila, siguro ang tagal-tagal ko nang give up. Pero ganun pa man, life is precious. Alagaan natin yan. Love your life, love yourself. And then the next will come. So ayan mga Kaji, thank you so much for watching. And don't forget to subscribe, like, share, and comment. Comment, palagi ko pong sinasabi, let's live, love, and eat! Bye!